Ako si Bo Belga, and welcome sa isa na namang edisyon ng Extra Rice, kung saan pinagsama natin ang dalawa sa pinakapaboritong bagay sa mundo, kwentuhang basketball at syempre, pagkain. Ngayong araw, dito sa Gogi PH, isang MPBL star at Dato Cup Mythical 5 member ang makakasama natin mula sa Davao Occidental Tigers, Mark Yee. Pagka naririnig mo yung edad na 38 years old, MPBL superstar, ano yung nararamdaman? Ano yung feeling? Sobrang blessed kasi nga 38 years old na, tapos kumikiging pa. Sumisipol pa. Yan na. Kumbaga blessed talaga. Kumbaga pasalamat kay God na binigyan niya ng malakas pang pangangatawan yung 38 years old. Ilan taong ka nagsimula basketball? 8 years old. Kumbaga 30 years na. Okay, tapos paano yung nag-develop na paano kasi nung nakakita sa iyo, sino nakadiscover? Yun, nag-try out ako sa high school, kaso nga lang maraming magagaling sa amin kaya hindi rin ako nakuha. Pag 12 years old ako, sumasali ako dun sa mga matatandang liga. Okay. Kaya naging mas magulang ako maglaro. Paano ka abon Manila? Bali lang may kwan lang, exhibition game na hindi naman kwan eh. Kumbaga sinuntok ko yung isang player na kalaban lang namin dun sa Bacolod. Tapos okay, yung isang pari ng San Sebastian, Cavite, wala. Binigay ako ng pari namin sa Bacolod. Kasi okay, nga pasaway. Kaya ka napunta na sa San Sebastian, Cavite. Dahil ayaw nila sa akin kasi nga pasaway. Kala ko kung paano ka na-develop dahil pala doon. lagi kong katirahan yun, yung player na yun. Okay. Tapos siniko ako. Tapos parang kinakansawan ako ng kasama ko na sa atin, ikaw nang gaganyan. Tapos dito hindi mo kayang gawin. mahirap ka balang inuudyo ka na. Yung ano naman, yung style ng laro mo, kanino mo binagay? Kanino mo, kinukumpara? Yun, napapanood ko si dati sa NBA, yung si Ben Wallace at Aaron Artes, na yung trabaho nila, kundi rumibound lang, tapos wag kailangan ng hard foul, nagang kailangan. Yun, Mababait ng idol mo, brad. Oo. maganda. First time ko marinig na guest dito na hindi idol sila Kobe, sila Michael Jordan. Ikaw naman, kakaiba ka. Doon naman tayo sa kabaliktaran. Kasi kuan na sa akin kasi talagang wala naman talaga akong talent sa basketball. Kumbaga, sabi ko nga, kukunin ko lang lagi sa dasal, sipag, latsaga. Nakita ko yung dalawa na yung trabaho parang lang. Ito lang, rebound lang, didepensa. Tapos magkailangan, mag-guard foul, gagawin. Pre, ano naman, alam ng fans na kapag ka naririnig nila yung Marky is parang kumbaga intense player na pagdating sa depensa, isa rin sa mga kumbaga pinakamabait. Ewan ko kung kabaliktaran to, bahala ka na. Saan mo nakuha yung ganong klase ng style ng paglalaro? Sa probinsya kasi nasanay ako na kumbaga yung laro piso-piso eh. Okay. Kahit na ice water lang. Pang-istubig lang. Ayaw mong patalo. Okay. Yun lang. Kumbaga yung mindset na yun nadala ko hanggang sa pag-pro ko. Tapos ngayon sa MPBL pa, ina-apply ko rin ng ganun. Ngayon boy, yung style ng laro mo, tsaka yung pagiging mabait, sino yung nakikita mo sa MPBL na parang katulad mo? O kahit sa mga past na mga naging team mo, sa pro, sa ano, huwag na sa legal labas. Pana, si parang Eric Rodriguez natin. Hindi naman din ganun katalented, pero masipag din at saka mabait din. Si parang Rooney Matias, mabait din yun. Tapos si Toto Ronald, Dubid. Tapos yung pinakalas natin na kuya, si Kuya Winnie Arboleda. Yan, mababait yun. Puro teammate natin yung brad. Mababait kasi yun. Kaya matututo tayo doon. Puro teammate natin yung brad na magkasama pa tayo. Matututo tayo doon. Si Bo, natuto lang kami sa kanya. Wow. Ako pa. Hindi. Bali siguro ano lang.
Natuto ako sa inyo. Sa loob na, sa loob ng court. Talagang palaban din siya kasi nga ganun din sa kanila eh. Kumbaga guys, too big din sa kanila talagang pinaglalabanan. Kumbaga pag siya yung kasama mo, talagang hindi ka rin takot na lumaban kasi nga hindi ka rin niya iiwanan. Yun, pre, speaking of Kuya Winnie, naalala ko nung magkakasama tayo sa Burger King eh medyo napaano tayo sa kanya. Ano yung ano, kumbaga ano yung masasabi mo doon sa ano niya? Sa nangyari niyon? Nung nangyari niyon sa nung nilusob ni Kuya, sabi ko eh wala kuya ko yan eh, kumbaga andun lang ako sa likuran. Naalala ko lang nalikutan dala ko eh, tayo pa yung nasa bungan talaga. Pero ikaw talaga may kasalanan doon eh. Kapal ng mukha mo. Wala akong kasalanan doon. Ako talagang susunod lang ako para umawa. Ano yung para pinaka favorite na moment mo nung nasa PBA ka pa? Bigyan ng sample yung katulad nung kay Kelly Williams, yung tulak ni Enrico, tapos yung celebration mo na nagdi-DX ka pa. Hindi, yun na yung sa kwan, kay Kelly na makadang ka ng harap-harapa ni Kelly. Eh. Interpretation eh. Tapos yun nga, kay Enrico naman siguro kwan, kunting flop yun na kunwari matawagan naman referee pero hindi naman nabenta. Pero pinakamatindi mo sa lahat yung nanunundod ka. Yun kasi, di ba, pag mga import, nagagalit sila pag inaano mo yan eh. Inaano mo siya. Kahit sino eh. Yun kasi, hindi ko alam kung nagalit o nagustuhan niya eh. Iba pala impression mo, Brad. Tsaka iba ka, Brad. Tinanong ko nga referee, bakit ako tinawagan ng foul kasi wala naman sa libro yun eh. Steal by Marky on the steal. Euro step from Marky in Davao. Nakikita kita mo ba sa sarili mo na magiging superstar ka sa MPBL, na magiging member ka ng Mythical Five? Yung alam mo yung ganong ano na galing ka ng pro na magkakaroon ka ng ganong opportunity? Sa totoo lang, nung pumasok ko sa MPBL, impression sa akin ng mga tao, wala to. Kasi matanda na, mananakit lang talaga to. Yun talaga yung fun. Yun talaga yung plan sa akin. Kaya ang ginawa ko, nagdasal ako agad na tulungan niya ako na ipakita sa mga tao, lalo na sa pamilya ko na marunong ako maglaro. Kaya tapos lagi ko inano na mas maganda at tumanggap na lang ng tama kaysa ako yung mga katama eh. Yeah, ngayon Brad, kumbaga, nararamdaman mo ba yun na papasok ka pa lang ng court na pagkatinginan ka ng mga kalaban mo ng mga bagito, eh medyo na ikita-kita mo na naiilang sila sa'yo. Kasi nga, dun pa rin nag-ano eh. Kumbaga, dun pa rin nila naisip na si Kuya talagang mananakit lang talaga to. Kaya, huwag ko masyadong kulitin. Kaya, yun, unti-unti man na nababago sa mga bata na, sabi ko, laro lang kayo, huwag lang kayo. Huwag na ang abuso. Huwag na kayo, ano. Kasi baka pag napikon si Kuya, baka makalimutan ko ng bata pala kayo sa akin. Butik. Brad, buong kwentuhan natin, Brad, puro pananakit yata ang pinag-uusap. Yan ang totoo eh. Pananakit yung pinag-ikwentuhan natin, Brad. Yan ang totoo eh. Kaya nga inaano ko na ako na lang tatanggap. Sila na lang kanya kuya nila. Ngayon lang ako na-experience ng ganitong kwentuhan. And siyempre, boy, nagpapasalamat ako sa'yo dahil pinagbigyan mo kami dito. Sana nabusog ka. At sa tinagal-tagal natin magkasama, ngayon ko lang nalaman ang istorya ng buhay mo na dahil sa may sinunto ka lang, kaya ka naging player. Kumbaga man, napainit lang ulo na tatang. Hindi, at saka ano ngayon, kumbaga, sa ano mo ngayon, sa estado mo ngayon, ikaw naman yung kumbaga nagpapayo dun sa mga bagito na ano, ganito lang, normal lang, laro lang. Kung hanggat may iwasan yung sakitan, eh, may iwasan na lang. Mas maganda, saluin na lang. Saluin mo na lang pag gumanti ka mamaya. Yun, at syempre, dyan na naman po nagtatapos ang isa na namang exercise session kasama si Marky dito sa Gogi PH sa Makati. At dyan na naman to. Sa dami ng sinerve, tinibag namin dalawa. Okay? Bisitahin niya to sa Makati, Gogi PH. Pre, thank you, pre. Thank you. Salamat.